Bubukod na po kami. Kakasikat pa lang ng araw. Ang biyaran kong yan, nakaduwa na sa bintana niya at naghihintay ng bagong scoop sa aming mag-asawa. Ito yung... Pikun na pikun ako. Wala ka talagang konsiderasyon sa ibang gumagamit ng banyo, no? May asawa mo na nga yun, eh. Di sabihin mo. Bakit kaya hindi ikaw magsabi sa akin? Total, pinamalita mo rin na naman sa sambayan ng Pilipino, di ba? Pag nagkaroon tayo ng problema, tayong dalawa muna mag-uusap. At pwede ba, tayong dalawa lang din na mag-de-decide? Wow! Ensimada! Kanyang lugar ito? Padala ni Grace. Peace offering daw. Nahihiya dahil daw sa kadaldalan niya, winokoutan mo ako. Pinirating mo pa kay Grace yung nangyari sa atin? Talitalino mo talaga. Teka muna, before you jump into conclusions, eh, nabanggit ko lang naman kay Ronnie. Iba na naman ang takbo ng mundo ngayon, ano? Ang babae, pag nakipagkwentuhan, chismosa. Ang lalaki, pag dumaldal, nababanggit lang. Fair? Ay, nako. Ganun munang ma-high blood, ha? Ganun munang ma-high blood. Ayan pa, isa. Oh! Kaya naman galing to. Padala ni Mami sa'yo. Mami mo? Nagbibigay ng tsokolate sa akin? Ikaw lang naman kasi. Sabi ko sa'yo, okay naman si Mami. Gusto ko nun. Ha? Masyado ka ng prejudice sa kanya. Nuunahan mo kasi. JT? Pakitingin mo nga ito. Medyo lumalabo kasi yung mata ko. Ayan yun. Pakibasa nga. Ano yung expiry? Mm-hmm. Oh, ayos pa naman ah. November pa. Mm-hmm. Best before November 3, 2008. Binigyan ako ng nanay mo ng expired chocolates. Puti na lang may ensamada. 6 months pa lang naman! Pwede pa to. Birthday ko. Mamatayan magpa-party, ano? Masyado na ako matanda para dyan. At saka, napaka-toxic kaya magpa-party ngayon. Isasabay ko naman sa birthday ni Mami. Ha? Isasabay ko sa birthday ni Mami. Alam na ba ng nanay mo na ipagsasabay mo kami ng birthday? Okay ba sa kanya na mag-joint party kaming dalawa? Sabay kami ni George? How nice! Bakit, Mami? Meron bang problema? Wala! Well, actually, iho, it's all up to you. But if you ask me, huwag na lang. Ha? Ayaw mo i-celebrate ang birthday mo? Iho, I'm your mother. I understand. May asawa ka na. And your wife happens to celebrate her birthday 2 days ahead of mine. She should be your priority. After all, sino ba naman ako? I'm just your mother, di ba? Eh, akala ko ba nag-offer yung asawa mo na pagsabay ng birthday niya ng biran mo? Eh, hayaan mo yung nanay nila niya ang magpa-party. Pinausap ko na yung brother ko. Gagawin na lang namin. Doon na kami sa favorite restaurant ng mom ko. Nagpa-reserve na kami. Siya na raw bahala. That's okay with your wife? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Yung asawa ko at yung utol niya ang nagplano ng party na yun. Kaya, eh, labas ako doon. Pero hurt ka pa rin kasi hindi mo solo yung party. Excuse me, hindi ako insecure. Ay! Masama ba na pagsabay ng party ng biyanan tsaka ng asawa, ha? Hindi, ah. Nanay niya naman yun, eh, no? Oo. Oh, eh, kaya nga, eh. Kaya nga nanay siya. Kung ano yung para sa nanay, para sa nanay. At ako ang asawa, kung ano yung para sa asawa lang. Oh, George, kala ko ba ayaw mo ng party? Ayaw ko nga, ba't may sinasabi ba kung gusto ko ng party? Eh, bakit parang sa tono na ng panalata mo, eh? Parang pakiwari ko, nag-e-expect ka na may gagawin si Cecil sa birthday mo. Aba, eh, nasa sa kanya naman yun, ano? Hindi ko naman minamasama na ipag-party niya yung nanay niya. Pero hello naman, asawa naman ako, no? Ano ba? Kaya talaga mga babae, pare-pareho lang kayo. Iba ang iniisip na sinasabi. Kaya maraming mga lalaki nasisiraan ng ulo. Hey! Ano't sasabi mo dyan, ha?
Ba't sabat ka dyan? Di ba ayaw niya ng party? Eh bakit asa-asa siya ngayon? Ayaw ko nga ng party, pero kilala ko ang asawa ko. Alam ko kahit paano susurprisahin niya pa rin ako sa birthday ko, no? Oh, sigurado ka dun, ha? Ano ka ba? Kanina ka pa sabat na sabat, kinakausap ka ba? Hindi ba next week birthday mo na? Wala ba kayong pinaplano ng asawa mo, Georgie? Oh, kung gusto mo, dito ka nalang mag-party. Magluluto ako ng kare-kare at pinag-uungan. Ano pa ba? Panay, wag na. Abala lang yan. Andali. Hindi kayo paghahanda ng asawa mo sa birthday mo. Tay, huwag mo muna mamasamain. Ako ang nagsabi na ayokong magpa-party. Okay lang yun. Bakit ka umayaw? Gastos lang. Tsaka dami-dami na nang binabayaran sa bahay ngayon, ano? Mag-iipon na lang kami. At saka isa pa, papasalin pa ni Ses yung party ng nanay niya. Talaga? Kailan ang birthday ni Balae? 2 days po after ng birthday ko. Actually, sa totoo naman na yun. Gusto talaga ni Ses ipagsabay yung celebration ng party namin. Kaya lang, ayoko na. Huwag na lang. Ma, ako nagpa-reserve doon sa restaurant eh. Tinatanong na nila kung ilan talaga ang bisita mo. Eh, alam mo naman ako, I want my birthday parties to be small and intimate. Kaya mga importanting relatives lang, which means walang representative mula sa angkan ng iyong siraulong tatay, ha? Yung mga token friends ko, mga kasama ko sa prayer meetings. Yeah. So ilan nga, Mami? Mga 50 o 60? 60? Akala ko ba 30 lang? Kapag hindi natin yan pinigilan, baka maging 120 pa yan. Sino-sino naman yung mga inibita? Ewan ko. Ito na lang hindi siya yung tanungin mo. Di ba nga, hindi kami speaking terms si Mami dahil nag-react ako sa kanyang guest list. Ikaw na kumusap dyan na pwede. Sige. Ang bahala. May problema kayo sa Mami mo? Si June eh. Ayun yung nag-react. Dahil 60 yung guest ni Mami. Yung catering na kinuha namin, per head. Oh, magkano ba per head? Well, lumalabas, 250 per head. Tapos, di pa kasama yung drinks dun. Kaya kailangan pa namin bumili ng drinks. 250 per head? Di pa kasama yung drinks. Oh, nag-react ka naman nung nalaman mo kung magkanong perang gagastahin para sa party ng biyanan mo. Hindi, no. Ba't ako magre-react? Ay, pera naman nila mag-utol yun. Ba't parang upset ka? Hindi ako upset. Ano ba kayong dalawa? Kanina pa kayo tinginan at tinginan. Saan ginagawa niyo naman akong tanga dito? Hindi ka affected. Bakit high blood ka? Hindi ako high blood. Sino masabi sa inyo high blood ako? Hindi ko alam yun. Yun ang gagastahin ni Cecil para sa nanay niya? Eh, maghahati naman daw po sila nung kapatid ni. Tapos, kahit pansit kanton o isang bilaw sapin-sapin, hindi man lang ma-blow out nung tukmul na yun ang anak natin. Hangga habang gagastas siya ng magkano? Magkano ba sabi mo? 15,000 divided by 2. Oh, gagastos siya ng libo-libo para doon sa nanay niyang na hindi ko maalaman kung bumigay na yung utak. Tama na, huwag ka na magalit, Damian. Ano gusto mong maramdaman ko? Matuwa ako? Matawa ako? Kaya nga ba ayoko nang magkwento minsan eh, kasi... Jedeng, eh paghahanda natin si Georgina. Ayoko maargabyado yung anak natin. Ayaw nga ni Georgina ng handa. Pwes! Ibibili ko siya ng matindi regalo para ipamuhado sa asawa niya na makunat pa sa panutsa na hindi kailangan ng pera niya ng anak natin para maging masaya. Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo naman, malakas ang boses mo. Ano sinabi ko? Ang sabi mo, hindi kailangan ng anak mo ang pera ng asawa niya para maging masaya siya. Talaga? Talagang talaga? Okay. Gee. Kiss for you. Kissing na. Happy birthday. Thank you. Thank you po.
Ano? Happy birthday lang at saka good morning, wala talaga regalo? Ano ka ba naman? Hindi na naman kami mga bata. Ano, okay lang yun. Dapat mature na kami pagdating sa mga ganyang bagay, di ba? Tekna, ano bang mature-mature? Alam mo, kapag si Oscar, ginanyan ako, ha? Birthday na birthday ko, tapos deadma lang, bebembangin ko siya ng batuta ko. Alam mo, kilala ko yung asawa ko, no? Sobrang thoughtful niyang si Ces. Hindi ba tatapos tong araw na to nang wala yang ginagawa sa akin na sobrang sweet? I'm sure may sorpresa yan sa akin. Ba't parang hindi ka naman naniniwala? Ikaw ba hindi kasi nasurpresa ng asawa mo? Ah? Naman! Oo, di ba last year, sinurpresa niya ako nung nalaman ko may kabit siyang waitress sa video kaya na pinagtatambayan nila magkakabarkada. Oo, surprise na surprise ako. Uy, sandali nga. Sige. Hello? Ses? Pasensya ka na, ha? Medyo gagabihin yata ako ngayon. May emergency faculty meeting kami. Alam mo na, bagong bukas yung mga klase. Ilang weeks pa lang, eh. Malayon. Okay lang. Daming kailangan i-rush na papers, so I won't be able to go home. Mga siguro, mga gabi na siguro. Ah, talaga? You sure it's okay? I mean, I feel bad kasi nga, birthday mo. Okay lang ako, no? Sige. O, basta, babawi ako, ha? Oo na, sige na. Okay, happy birthday. Tama na. Ano ka ba? Nakakawalong bati ka na sa akin. Hindi pa, wala pa ka last 12 ng tanghali. Ano, sige na, bye-bye na. Okay. Bye-bye. Oh! Ang bihira, nakatalikod lang ako sandali. Kinausap mo na yung asawa mo, parang kinikiriti ka na dyan. Parang halos bumungis-kis ka na. Sabi ko na sa'yo eh. Sabi ko na sa'yo, may mga pakanayang sorpresa yung asawa kong yan sa'kin. Kaya siya malilito siya na uwi kasi may emergency sa faculty nila. I'm sure pag uwi ko, may surprise party yan sa bahay namin. At I'm sure kakonsaba niya pa ang pamilya ko. Ses? Ses? Sweetie, I'm home. Ses? Saan ba nagpupupunta yung ulpong na yan? Kailangan kong mag-overtime sa eskwelahan, Tay. May kailangan daw tapusin yung mga teachers to. Ayun naman pala, Tay. Nasa trabaho naman kahit pala siya. Kahit na ano pa siya. Birthday na kapatid mo ngayon. Ano? Hindi man lang niya binigyan ng importansya. Tay, utang na loob. Pwede wag na natin pag-usapan to. Birthday ko nga, di ba? Birthday ko eh. Ayoko mag-isip. Ayoko ng diskusyon. Ayoko malungkot dahil birthday ko. Bukas, tapos na to. Wala na. Hindi ko nakaarawan. Kaya dapat, ngayon pa lang, hindi na sumasama ang loob ko. Kaya wag na po natin pag-usapan. Pwes, kung yung asawa mo, hindi ka mapasaya sa birthday mo, regalo ko sa'yo. Ay naman eh. Gumastos ka pa. Dahil kung hindi ka mapahalagahan ng asawa mo, ibahin mo tatay mo. Salamat. Happy birthday, Nak. Salamat. Sugod mo sa akin, Tay. Excuse me. Yun. Yeah. Thank you, Tay. Hindi niyo kasi kilala yung misis ko. Ganun ang ugali ni George, no? Alam mo, Mr. Murillo, I still have to see and meet the woman na hindi silosa kahit ano pa man ang press release niyan. And besides, sino ba nagsabi kasi na wala akong regalo wow! kay SP1? Oo. Ha? Ba't nasa'yo pa yan? Kala ko ba bibigay mo yan last night? Surprise nga. Mamaya sa birthday na Erma, kung doon ko bibigay. Wow, oh. Ang sweet mo naman pala eh. Tignan mo, kawalang yan, yung manugang mong lalaki na yan. Magbe-birthday yung balain mong timang, hindi man lang tayo inimbita. O, eh bakit? Kung naiimbita ka ba, pupunta ka. Ayoko nga. O, kita mo na. Eh, wala ka naman palang planong siputin eh, tapos magtatampo ka, hindi ka naiimbita. Kahit ba man lang pabalat bunga, no?
Ano ba problema niyo dalawa dyan? Ba't ba parang tahi-tahimik niyo? Tulog ka na nung pumasok ako sa kwarto kagabi. Tapos tumawag ako dito, mga 8:30, walang sumasagot. Saan ba nag-dinner? Umuwi ako sa amin. Ayoko naman mag-isa dito. Sorry na. George. Sorry na. Alam ko naman na birthday mo, tapos... Okay lang yun. George? Sure, it's okay. Okay lang. Siyempre, okay lang yun. Bakit naman ako hindi magiging okay? Speaking of which, mamaya, dapat mga 6:30, handa ka na. Sabay-sabay na tayo magpunta kay Mami. Kasi, ini-expect na tayo doon maging maaga at marami mga guests na darating niya. So, 6:30 talaga ang guest? Yan na. Eh, huwag yun na ikasasaya niya eh. Once a year lang naman mag-birthday yung tao eh. Tama ka. Once a year nga lang nag-birthday ang mga nanay, ano? Sabi yan. Ngayon ko na nakita yan. Ha? Siyempre. Ngayon ko lang sinuot eh. Regalo ng tatay ko sa akin. Aos? Narigaluan ka ng AirPods mo? Oo. Kasi alam mo ba, once a year lang din nag-birthday ang mga anak. Umiiyak ba? Hindi naman. Nakatunga nga lang, parang tamimi. Pasukin mo na kaya dito. Lalamukin yan dyan. Mas magmumukhang kawawa. Anak. Nay, okay lang ho ako. Lumayo na nga ako para iwas drama na eh. Hindi ka ba hinihintay ng asawa mo? Tatlong text at apat na missed calls. Paano nga kasi, hinihintay ako para pumunta kami sa party ng nanay niya. Wala kang planong sumama? Nay naman. Naman ako pupunta pa doon. Eh, birthday ko nga, ni hindi niya ako nabigyan ng katiting man lang na regalo. Mamunman man lang, o sige, o tap, mas mura. O oraro, para mas mura pa. Murahan pa natin. Soft drinks man lang nga nakasupot. Hindi man lang niya ako naalala. Tas yung nanay niya. Bakit? Ibig mong sabihin, may karapatan na rin sumama ang loob ni Cecil pag niregaluhan mo ako. Na ibang kaso naman yun. Hindi ka naman magpaparty para sa 60 na tao. At hindi naman ko kaya magbayad ng 250 per head. Georgina! Nay, 15,000 yun. At kahit sabihin natin na hati sila ng utol niya doon sa party na yun, 75 pa rin yun. Malaking bagay sa amin yung perang yun. Teka ha. Makinig ka ha. Isang araw magiging nanay ka rin. At merong isang bagay na dapat lagi mong ilagay sa utak mo. Pagbalibalik na rin man yung mundo, iisa pa rin ang totoo. Ang asawa na papalitan pero hindi ang nanay. Naiintindihan mo ba? Huwag ka makipagkompetensya sa nanay. Talo ka dyan. Hindi naman ako nauna yung nanay. Naman yung nakikipagkompetensya sa akin. Hayaan mo na. Eh, sa luka-luka yung balae ko, papatulan mo ba? Eh, di mas luka-luka ka. Oh, Georgie. Ano ba nangyayari sa'yo? Kaya bakit tinatawagan, di ka sumasagot sa cellphone mo? Ay, may nasikaso lang ako. Mag-ibihis lang ako sa dila. Hindi na. Okay na yan. Late na tayo sobra. Nakakaya kay Mami. Gee.
You okay? Usapin lang tayo mamaya. Ano, kumusta? May mga apo na kayo, di ba? May siyempre! Kain kayo doon, ha? Doon kayo mo po. Okay. Sige. Bye-bye. Parang nagdidibo lang, ha? Kung pansinin mo, halos na pang-bisita niya. Nagme-menopause. Kaya ako na. Pagpili naman ng tao, eh. Okay. Let her be. Okay. Masaya. Okay. George. Saan ba pakiramdam mo? Okay lang. Ngayon na pang umaga, ibang-iba yung galaw mo. Wala. Yeah, okay lang ako. Gee, I don't read minds. Pero alam ko when something is wrong. Sasabihin mo ba sa akin? Ay, Ses, nasasaktan kasi ako eh. Bakit? Asawa kita. Birthday ko, wala ka sa bahay. Nasaan ako? Asa bahay ako ng parents ko. Tapos, naregaluhan ako ng tatay ko. Tapos... Oh, you said it was all right. I know. I offered you a party, diba? But you said no. Alam ko. Alam ko, tumanggi nga ako sa party. Pero hindi ko naman sinabing baliwalain mo yung birthday ko. Iniisip mo ba binabaliwala ako yung birthday mo? Ilang beses ba akong nag-greet ng happy birthday sa'yo yung araw na yon? Never mind. Change topic. Never mind. Gee. Tinanong kita. Sabi mo, ayaw mo ng regalo. Ayaw mo ng party. Kasi nga, sabi mo, mature ka na. Tsaka marami pang... Sis. Alam mo, may mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin kung ano yung dapat gawin. Hoy, ano nagdadrama kayong dalawa dyan? Nagsisiksigan kayo? It's a party! Ano ba? Why don't you join us? Saka kaya sa mga guests? Sandali na lang. Ay, naku, Georgina? Ha? Kausapin mo asawa mo, ha? Umaas ng pagong na naman. Nagtatago ka sa tao? Come on, let's go. Sige na, sumama ka na sa mami. Ngayong gabi na. Hindi ka makakatulog niya. Nagkakape ka pa. Hindi na ako tinatablan ng kape. Kahit sa pungtasa pa ng kape ang inumin ko, hindi natatalabi sa sistema ko. Gee. May gusto ka bang sabihin sa akin? Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo na hindi ako bumumukhang tanga eh. Kasi, kahit magkaiba kami ng ugali ng nanay mo, may mga bagay na magkapareho rin naman kami. Oo nga. Kaya na ano? Alam mo naman kasi kami mga babae, hindi namin gustong iparamdam sa inyo na atat kami sa isang bagay, pero ang totoo, atat-natat talaga kami. So, ang ibig mong sabihin, kahit pinakasalan na kita dahil akala ko, kilala na kita eh. Hindi pa pala. Meron din akong gustong ipaalam sa'yo. Ano? Hindi ko sinanod yung utos mo. Pinili kita ng
regalo. Mm-hmm. Happy birthday, Mrs. Hindi mo pa rin ako kilalang kilala. Thank you. Happy birthday. Thank you.